Welcome back to my channel, guys. So, ngayong araw, i-discuss ko sa inyo ang tungkol sa feed management sa layer poultry business or sa layer poultry farming. So, feed management ay isa sa mga importanteng bagay na kinukonsider natin sa pag-manage ng layer poultry business natin. So, it's napaka-importante po ito. Hindi lang po yung lighting program, hindi lang po yung water management, kundi ang pinaka-importante po is yung feeding management natin sa layer poultry natin. So, to start things off, marami pong available na feeds sa market ngayon. Iba-ibang brand, kagaya sa sinabi ko sa ibang video ko, na maraming brand ngayon ng mga feeds na pwede natin gamitin. Pero dapat natin i-consider pag pumipili po tayo ng feeds para po sa ating mga nangingitlog na manok, kailangan natin tingnan yung mga composition o yung mga ingredients na nasa loob ng feeds. So, para sa akin po, ang pinaka-importante sa pagpili ng feeds yung calcium na content ng isang feed. So, it will play a big role sa pangingitlog ng mga manok, kasi ang pinaka-importante doon ay yung calcium na nasa katawan ng manok. Kasi kaya ika nga sinabi ko sa last ko na video, halos lahat ng calcium ng manok sa katawan ng manok ay napupunta sa itlog ng manok. So yun, kailangan natin na piliin yung high calcium content. So yun, susunod pag-uusapan natin yung feeding frequency na binibigay natin sa mga manok natin. So may tinatawag tayo na 2 divided dose feeding, 3 divided dose feeding, sorry, and 4 divided feeding sa mga manok natin. So isa-isa 'yon pag-uusapan natin. Unang-una, 2 divided dose, mag-umpisa tayo sa 2 divided feeding. So ito ay ginagawa sa araw, sa umaga, at isa din sa hapon. So ang nangyari dito, hindi natin gustong, or kung may tao tayo na nagpapakain, ayaw natin silang patrabahoin ng marami. So ginagawa natin, isa sa umaga, magpapakain sila sa umaga, at isa sa hapon. So disadvantage nito is pag nagbigay ka ng maraming, yung 115 na grams para sa isang manok, dinidivide mo lang yun sa dalawang parte. So marami ang binibigay mo or maraming nilalagay mo sa feeder ng cage natin. So may tendency na mapapanis po yun, or sa tingin ng mga manok, luma na yung natitirang mga pagkain. So may tendency na hindi nila kakainin yun kung hindi mo huhukayin yung natirang mga feed. So yun lang disadvantage nun. Advantage nun, hindi masyadong matrabaho. So pangalawa, 3 divided feeding. So ito, frequently itong ginagamit sa mga farm, katulad sa amin dito sa XL Poultry Farm, 3 divided feeding po kami. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa hapon. Ito, balance po yung yung disadvantage at saka advantages na mabibigay nitong feeding frequency nito. Kasi tatlong beses lang tayong magpakain sa manok. So, the last one, yung pinakahuli po, is 4 divided feeding. So, meron pong gumagawa nito. Ito yung pinaka, para sa akin po, ito yung pinaka the best. Bakit po? Kasi una, nagbibigay po kayo ng pagkain sa umaga, isa sa alas 10, isa sa alas 2 or alas 3, at isa sa alas 6 ng gabi. So, ang kagandahan po ito, ang binibigay natin sa feeder ng mga manok natin, konti lang. So, the advantage is, uubusin po nila yung feeds na nasa feeder nila kasi makonti lang. Saka mag-aantay na naman sila ng ilang oras para bibigyan sila ng feeds. So, ang nangyayari,
fresh yung nabibigay natin sa mga manok natin, or konti lang na nauubos nila kagad at hindi, walang tira, nakakainin nila sa susunod na feeding, or meron mang tira, konti na lang. So yun ang kagandahan po sa 4 divided feeding. So pinakahuli sa lahat, reminder lang po sa lahat na feeding management, ang feeding management, naglalaan po tayo ng, kagaya sa amin dito, naglalaan tayo ng stock or mga ilang sako ng feeds, kasi ayaw po natin maubusan kaagad. Or meron pong instances na kahit na well-known na mga brand, kagaya ng Bimeg Filmico, minsan po, nauubusan sila ng stock sa kanilang warehouse. So, kailangan po natin mang-imbak ng feeds para sa ating mga layer na manok para po tayo hindi maubusan, or hindi darating yung araw na wala po tayong mabibigay sa mga manok natin. So, sa amin po dito, minsan po, nararanasan po namin yan na walang stock yung Bimeg or yung ibang brand. Iniantay po namin, ang ginagawa po namin, dinidivide na lang namin yung natitirang mga feeds. Naubos naman nila, pero may mga instances na isang feeding na kalahating araw walang makain, hindi natin maiiwasan po yun, kasi nasa kumpanya yun ng feed. So yun, mag-imbak po tayo. Ang pinaka magandang gawin, mag-imbak tayo ng para sa isang linggo, at i-advance na po natin yung order natin para sa susunod na linggo, para hindi po tayo maubusan. So yun po, maraming salamat, nakinig kayo or nabahagi ko sa inyo ang konting kaalaman tungkol sa feeding management sa mga layer chickens natin, or layer poultry business natin. So sana may natutunan kayo, at sa susunod may maibabahagi na naman ako sa inyo. So salamat sa panonood dito sa channel ko, at sana i-like ninyo, you subscribe to my channel, and click the bell button to be notified if mayroon po tayong bagong video. So maraming salamat dito sa mula sa XL Poultry Farm. Ako po si Christian Arsenio, ka-farmer nyo po. Maraming salamat.